Hello mga ka-GV, this is Gigi Delana and I am inviting you all dyan po sa Saskatoon on May 18 at Prairieland Park sa isang gabing kantahan at tugtugan kasama po ang Gigi Vibes. Magkita-kita po tayo dyan! And for tickets, please call or text Karil at 306-262-3571. I love you guys. See you. Hey everyone, this is Maui Taylor. See you all at Saskatoon at the Prairieland Park, May 18, 2024, 6 p.m. For inquiries, please call Karil at 306-974-8501. See you guys. Yan, mga kamamo, update sa panahon ngayon dito sa Saskatoon. Grabe mga kamamaw, April na, winter na naman mga kamamaw. Grabe, akala natin ano na eh, springtime na eh. Akalaan mo ba namang humabol pa ng ganito? Di natin in-expect na mag-i-snow pa ng ganito mga kamamaw. Yan, update, update. One day later. Yan, isang magandang tanghali sa inyo mga kamamaw. Gusto naman. Ito naman ang panahon ngayon mga kamamaw. Natunaw na ang mga snow. Positive 6 na ang temperature ngayon. So, from 2 days na nag-na 3 days na nag-snow is umiinit na ulit. Panahon mga kasama, tayo mga alaga natin ay na-miss nila yung walking. Hindi ko naman sila ma-walk sa labas pag winter at medyo madulas. The same time, baka hindi rin sila tumagal sa layo ng nilalakad natin. Mabibitin lang, kaya tingnan natin sa mga susunod na araw. Pero syempre, nakapokus kasi tayo dito sa ating ano eh, sa ating inahin. Ilang araw na rin tayong hindi tayo nakapasok dahil binabantayan ko din itong may bahay ko dahil may times na nagpo-contract yung ano niya. Plus, ayun nga, parang nandun na siya, may mga sign of contraction ba tawag doon, may okay, labor, hindi pala contraction, may sign of labor na kasi kaya hindi ko rin maiwanan. So ngayon ito, iwawak uli siya. Mag-iiba naman tayo ng venue mga kamamaw. Pumunta naman tayo sa ano, sa Confederation Mall. At makailangikot na rin tayo mga kamamaw sa downtown. So iba naman ang venue natin para at least yung mga nanonood is ano ba yan, ano ba yan kamamaw? Or dyan na lang yung mall na pinupunta mo? Actually ilan lang naman kasi ang mall dito sa Saskatoon. Mga ilan ba? 4-5? Pero mga ganun, para nasa around 4 or 5 na mall na mapapasyalan mo. Pero yung pinakamagandang mall talaga, yung pinakamalaking mapapasyalan mo, yung talagang Midtown Plaza. Yun yung talagang pinakamagandang mall dito sa Saskatoon. Siyempre, kukumpara mo sa mall sa Pilipinas, walang-wala ang mga mall dito sa Canada. Pilipinas pa rin ang pinakamagandang shopping mall na talaga mapupunta mo. Ay, naku. Mayroong Siberian na tumatakbo sa kalsada. Aso nila yun. Hindi ba nila aso? Ay, umano sa kanya, nakipaglaro sa kanan eh. Kawa mama, papasok ka sana makawin ng maayos. Yung tawid pa naman niya, hindi siya, wala siyang pakalam doon sa ano, sa sakay na dumaan, talaga dire-direct yung tawid niya. Tapos makita mo yung mukha niya, happy siya kasi parang ang saya niya, nakawala siya. O makita ko yung mukha nung aso eh. Parang masaya siyang tumatakbo sa labas eh. Sana nang hindi masaga sa mga mamam, nakakaawa naman yung aso. Punta tayo sa Confederation, bili rin tayo ng ano, naubusan sila ng chicken pit eh. Sabi ko,
Baka ako si Jacob, naiinitan, gusto sa lamig lumabas. Kaya nag-snow pa. Oh, di mo i-expect kasi makakamamaw yung ano, tag dito. Yung panahon din ngayon, eh, napag-usapan natin. Di mo rin i-expect na April usual, wala na talaga yan. Never nang mag-i-snow or ano kasi nga, late na. Pero syempre, naisip ko na lang din na late ng 2 months ngayong taon, bumagsak ang snow, siguro ayun ang mga pahabol nila. Which is parang reasonable din naman na pwede rin. Ganun kaya medyo mga pahabol na ganyan dahil late nga naman talaga. First time lang nangyari dito sa akin, dito sa Canada na nandito dumating ako na talagang dalawang buwan na di pa nag-i-snow. So far okay naman at ano na naman siya. Pahupaan at saka yun na talaga mismo yung hudyat na springtime na talaga. Ngayon mapapalipas tayo ngayon ng mga isang linggo yan para matuyo yung buong kalsada. Para pagwinok natin yung mga aso, masaya sila. Mahirap din ilakad ng purputik kasi madumi yan, bakterya yung nasa paligid. Tapos at the same time, mahirap din yung paglalakarin may aso na babad yung paa nila sa ano. Oo, irritated dalo na si Chap Chap natin eh. Alam mo naman eh, kutis mayaman yung batang ngayon eh. Kutis mayaman yung si Chopper eh. Kaprasong ano lang eh. Di katulad ng tatay, tsaka nanay, hardcore eh. Si Chopper eh, kutis ta, parang kutis tao eh. Kaprasong madumihan lang eh. Nabubula na yung paa eh. Pero syempre, update dun sa kalagayan ni Chopper dun sa skin ano niya. Okay na siya ngayon. Wala na siyang sugat sa tenga, hindi na masyado namumula yung paa niya dahil malaking tulong din yung binibigay natin ano, yung honey. Binibigyan ko siyang 1 spoon ng honey sa isang araw, silang dalawa ni Legend. Pangano daw kasi yung honey, tag dito, pa-antibacterial din ano yan eh. Malaking na itutulong yun sa balat ng ano. Kaya kayo pag yung mga aso ay na parang medyo irritable yung balat, pagbigyan nyo lang siya ng honey, malaking tulong yung honey. The same time, ano pa ba binigyan natin? May binigay na ng matas si Doc, pamatak sa tenga. Pero ngayon, hindi ko na siya pinapatak. Every 2 days, nililinis ko yung tenga nila. Tapos, ano pa ba? Every 3 days, nililinis ko naman yung kuko nila. Kinakaskas ko lagi. Parates hindi walang naiipo na ano na dumidun sa paa. Tapos hugas ano talaga. Hugas maayos yung ginagawa natin na pati loob ng talampakan ng alaga natin. Na ano natin yan na binabalawa natin araw-araw. Make sure na matutulog sila na malinis talaga yung paa nila na walang naiwan dumi. Yung kasi nagkukos ng bakterya talaga pag nag-stay yung dumi doon sa paa nila ng isang araw, iano mo yun dapat talaga yun ang mga bagay na sisilipin mo bago ka matulog o bago kayo matulog sa pagkatapos ng isang masayang araw na pagsasama yung mga alaga yung paa. Yan, putik-putik na naman tayo yung sasakyan ni Kamama. Bababa ko muna si Macy's at inet sa pagbaba at doon tayo sa mall mamasyal. Yan, lakad na. Yan, Confederation Mall mga kamamaw. Medyo talagang putik, mas mabata yung kalsada. Yung bris ng hangin niya sakto lang, masarap sa katawan, yung bang refreshing mga kamamaw. Lakad sa loob. Nandun yung pet value. Ay, pet lad. Ay pala, si Idol. Balita. Ay, katrabaho natin yun si ano. Napasok pa sa loob. Ngayon mall, masyadong tahimik mga kamamo. Ngayon lang talaga siya. Parang puntahan to ng mga ano. Ng mga matatanda. Pasyalo ng mga matatanda.
Hanapin natin si Buntis. Si Jericho nandun pa. Ito natin yung tropa natin. Ito yung nakaupo eh. Handa natin. Sama ko sana yun sa Pinas. Kumustahin natin. Kumusta? Kita sa Pilipinas. May shoutout ka pa sa Pinas, pre? Wala naman. Oh, okay. May shoutout. Kasama ko to nung ano, mga panahong binata pa kami. Putol mo ba to? Ano? Ito, may kasama ba? Hindi, wala. Wala oh. Kasama. Shoutout ko si GB. Oh, si GB. Sobrang busy. Oh, busy. Nasaan eh? Pangumagi. Pero minsan nakaka-duty ko eh. Wala mo pasok ngayon? Wala mo pasok. Dahil pa kung ngayon. Eh, si Miss nilalakad ko kasi yun ito yung mga anak niya. Oo nga, asa nga po yung misis mo? Nandiyan, nag-ikot siya na naon eh. Sleeping ko lang yung bata. Sige, sige. Yung anak niya, magbabantay siya ng anak eh. Naka-live ka ba? Hindi, ano to, sa vlog to. Oo, yun nga, akala ko naka-live sa vlog ba? To. Yun. Abuhanan na pala ni Miss mo, no? Oo. Babae, lalaki? Lalaki. Oo. Dalawang araw nga, hindi nakapasok kasi nag-aan na siya. Parang, diba, yung dalawa na yung lalaki mo, tsaka dalawang babae, no? Nagsasign up, ano na kasi, labor eh. Kaya, ilan taon na ba, Koy? 38. Ilan taon na ba? 28 lang, ako. Wow. Yang-hiya naman, anak sa katabi ko. 22 lang ako na. Hindi, 28, nung nagkakilala tayo, ilan taon. Hindi, 38. 38 ka na? Oo, magkasing edad kami. 30. Kaya nakalimutan mo na edad mo, mahirap yung ganyan. Pag nag-renta ka na, nakakalimutan mo na talaga. Oo, 38. Minsan nga, kung pag tinanong, anong year ka pinanganak, di ko na maalala, bibilangin ko pa. Sobrang dami ng bayaran. Oo nga, yun talaga, pag ano, ang dumating ka dito sa Canada, nakalimutan mo na lahat, ang bayarin mo, ang hindi mo nakakalimutan, baka mama. Sige ako, hanapin ko muna yung ano, yung Buntis. Yan, yun muna, enjoy muna sa, sige, enjoy sige, ko sige, muna sige. Dyan. Ako musta na. Pasok tayo sa Winners, mga mama, yan. Yan. Actually, ano to, mga branded na damit pero medyo ano na, medyo old school na siya, medyo late na. Pambaga mga luma na, pero mga branded siya. Dami diyan. What's up? Ah. Ang dami mga tropa na kakasalubong natin dito ngayon. Yan. Yung mga brand champion, Reebok, Adidas. May mga gamit din ako. Ay, may kabayan dito, kabayan. Mga kamamaw kasi gusto niya kasi maglakad. Hindi naman lakad ang inaano na ito. Window shopping ang trip na ito. May mga gamit ng mga bat. Nakamusta natin si Jericho. Yun eh, mga tropa natin ng mga unang panahon, mga kamamaw. Mga ano natin yan, kaibigan natin yan sa ano. Mga shoutouts pala sa mga taga TGI Fridays. Yan mga tropa natin. Buti ka tayo dito. Maganda ng mga sinilas oh. Yan mga mamaw. Buti ibang klase yan oh. Mga nakasale kasi ito mga mamaw. Kaya advice ko rin sa mga darating dito sa Canada. Punta kayo sa Winners. Yan usually dito. Yan mga ano. Medyo mura, taas branded na gamit na yun. Sabigot ka lang dyan. Mga ka-jackpot ka rin. Misan nga, may Jordan shoes pa ako nakikita dito eh. Kita tayo sa mga ano. Ang ganda oh. Yan natin dala yung stick natin. Kaya itong baba ako na naman ang maano. Ganda oh. Stay si Adam eh. Ganyan ang mga trip ni kamamaw natin. Formahan dati mga kamamaw. Nung napunta sa Canada, wala nang oras pumurma. Sana makahanap tayo ng anong pangharabas. Yung para pag nagja-jogging tayo, kasama natin yung mga alaga natin. Kulay orange to. Ito magkano to? 9.5. Ito maganda to. Sanopi ba to? Ayan. Sakoni pala. Sakoni. Hindi pala Sanopi. Sakoni. Ayan, magandang brand din. Sakoni. Ultra. Hanap tayo ng ano? Baka makakita tayo ng mumurahing sapatos pang ano yung ginagamit ko is ano na yun, lantang ko namang ginagamit yun saka ano yun mga kamamaw, sa marketplace ko lang binili. Alam mo naman si kamamaw, kuripot si kamamaw.
Naka-copyright na naman tayo. Ang hirap mag-video, mga kamamaw. Talaga, mga kamamaw. Lalo pag papasok ko sa mga ganitong lugar. Adjust mo pa yung ano mo, yung audio mo. Na sana itong kumakantang ito ay hindi pumasok sa ating vlog. Yung mga sapatos. Dami. Ito maganda oh. Ay hindi. New Balance. Ito maganda, sayang. Ganda ng kulay. Kaso nga lang, size 11. Yan mga gamit ng kamamos natin, mga toys. Ito yung glow in the dark. Ito maganda pang pahabol kay ano, kay chopper. Pero meron na tayong ginamit na ano, na yung squeaky toy. Grabe, tigas na ito. Mananawa si chopper, kakakagat dito. Mas gusto nila yung ayun, rubber ducky. Yan ang gusto niya, rubber ducky. Nakun, lakas. Para nangaasar yung sounds natin, mga kamama. Kaya dinikit ko na sa malapit sa akin yung ano. Ay nako, huwag naman sana makapirate. At minsan lang pumasok dito sa Winners at mag-vlog eh. Makakukontra pa. Daming toys, mga kamama. Ayun na, tinatawag na lakad-lakad. Ano nakita mo dyan? Mahirap maglakad eh. Kung nakakita ng mga ano eh. Naka-sale siya. Huwag mo nang tignan yun. Pero yeah. Ralph Lauren kasi. Yun. Siyempre Ralph Lauren original. Naka-sale. Insakto, mga kamama. Nagahanap ako. Yun o. Pang ano natin. Parates. Yung mga gamit natin dito na lang natin nilalagay pag ano. Ganda. Pakalak. $24, mga mama. Ito magkano to? $4 tong isang to. Ito $24. So magandang klase. Leather. Kasi itong isa Everlast. $20. Yung bang pag ano, yung ano lang natin, bit-bit lang natin lahat, nandito na lahat, yung wallet, yung susi ng sasakyan. Kaya natin papili natin sa Macy's. Pero ito maganda, 34. Medyo malaki siya. Kaya marami kang mailalagay. Kesa yung mga nasa bulsa mo. Nasa bulsa mo pa yung gamit mo. Lahat. Kasi nandito na lahat. Para pag binit-bit mo, ano na siya, kampante ka na sa nandito na lahat ng gamit mo. Kaya pakita natin. This is maganda to. Para wala ka nang iniisip na meron nasa bulsa mo. Gandang klase. Deader pa. Tara, ikot pa tayo. Ayun pala, mga kamama, may nakasalubong tayo si Kuya Ray. 2 months pa lang po kayo. Kamusta po, Kuya Ray? Meron po kayong ano, si shoutout sa Pilipinas. May mga kamustahin kayo. Mga pamilya nyo. Anak ko. Saan po kayo sa Pilipinas? Sa Quezon City. Quezon City, ayan po. Commonwealth. Oh, ako, Commonwealth. Commonwealth. Yung mga anak ko po sa ano, Almar, sa Barte. Ah, sa Barte kayo. Oo, po, doon po nakatari mga anak ko. Ayan, 2 months pa lang kayo, kuya. Oo. So, kahit pa paano, nahabol nyo pala yung ano, nag-winter ng nakarang araw. Ano? Pero okay naman po sa inyo yung lamig. Okay lang. Parehas lang naman eh. Oo, ayos diba? Po. So, ilang buwan po kayo dito? 6 months lang. Oo, 6 months. Oh, enjoy nyo lang po kayo yung ano, summer, pag ano yun. Maraming salamat po ah. Sabi ko si na. Kuya ano po ulit pangalan? Ray. Kuya Ray, ayan, mga kamama, si Kuya Ray from Boris. Quezon City. Ayan. Ray Boris. Ayan, sige po. Ay, mga kamama, dito na tayo sa tambayan ng mga Thunders. Mga kamama, makikisabay tayo dito sa tambayan ng mga Thunders dito sa Federation Mall. Ayan. May titikman tayo, ano, may binili si Mrs. ano eh. May pizza na yung Tim Hortons. Ayan o. Try natin. Sige, pinapakita mo ako lagi akong kumakain. Siyempre. Nasabihin ang mga subscribers mo. Titikman naman. May pizza ba talaga sila dati? Wala. Ngayon na, ayun, no? Eh, baka kasi gusto mo yung Michigan Parmesan, simply cheese, tsaka eh, baka yun ang gusto ko. Masarap. Masarap pagbagang luto, mga mamaw. Ito, ranch. Yeah,
napakwento sa kamama, ang dami yan ah. Dami mga kakalala natin yung nakatira natin dito sa Manghay. Sarap, try niya yung sa ano, sa Tim Hortons. Ang lambot pa ng tinapay. Ha? Ang lambot ng tinapay. Hmm. Sarap siya. Pero ano? Hindi ko kasi nadala ka mama yung ano. Yung selfie stick natin. Tambay muna tayo yung sandali. At saka shoutout dun sa mga minakilala tayo kanina, diba si Kuya Ray. Ano daw siya dito? Visitor siya, 2 months pa lang siya dito. Anong nangyari? Ayun, nakasalubong ko kanina. Very friendly si Kuya kasi siya talaga yung nag-upload sa akin, sabi ay Pinoy. Yung kasi kadalasan na sinasabi ng mga Pilipino, lalo pag mga bagong dating dito. Nagtapat sa ako. Sabi ko, Kuya, mamaya manood ka din sa vlog na i-edit ko. Artista ka na. Mabait yung anak na nakausap ko din. Nalimutan ko na yung pangalan. Sarap, malambot. Yung tinapay, pero mas gusto ko sana medyo crispy ng konti. Mas okay sa akin ganda. Parang ginamit nila ng bread. No. Parang pizza nila, mga kamaro. Ginamit nila na unbread. Parang na unbread to. Pero sulit, malaki. $7.99. Masarap. Kumahili kayo sa Indian. Indian po din yung bread nila. Laki ko na. Laki na niya. Si Jacob ay nag-stay pa ng ano? Juan. Nagustuhan yata sa loob ng channel ko. Ay mama, binili ko na rin pala to. Congrats. Kasi wala akong bag na ano, gusto ko ganito, nandito na yung wallet, nandito yung cellphone. Para hindi na ako kakatakata sa bulsa. Gusto pala ginagamit kita pag yung ano. Kaya kaya nag-long drive kami o namamasyal kami. Nandito lang lahat. Kasi baka mamaya kung dukot ka ng dukot, hindi mo namamalaan. Nahulog pa yung susi mo sa sakyan mo. Kaka-comfortable. Hindi na lahat noon. Wala ka nang bibinibito. Ano sa mga mama yung mall na to? Tambahin talaga ng ano? Yung ano na yung mga parang senior citizen. Talaga sa pag sa west side, ito yung tambahin ng mga ano senior citizen. Sa east side yung market mall. Atin natin kasi tayo sa market mall before. Talaga pagpunta ka doon kahit sa mga bar, pag sinilip mo yung mga naka-retired na na puti, yung kadalasan makikita mo doon na nabihikot doon. Dito tambayan ng mga matatandang, alam mo yun, retired na rin, pero alam mo yun. Nakakatuwa lang kasi. Saka yung mga bata. Walking ng mga bata dito. Ay, mga estudyante. Oh, kasi nakita dyan yung parang terminal. Nakita mo naman si, tropa natin natin, si Taga Friday, si Jericho. Ay, minawalk niya yung anak mo dito, pinaglalaro niya dito. Tainik dito. Gutom ako dun ah. Napakwento din ako kay Yan. May kakilala siya dito yung katrabaho niya dati sa Tim Hortons sa kabila. Mara dyan na ba siya dyan? Window shopping ba? Napunta kay Jericho. Ay, binigay mo. Yung ano, yung Ralph Lauren na ano na kasi. Ay, yung shop na pinakita. Kasi kaya ano. Eh, naka-sale siya. Bibilin mo yung magkano. Sa Pinas, let's say. Sa Pinas, tignan natin. Compute natin yung ano, yung original price. Oh, 1-4.
One for sa Pinas yun. Yung isang shirt sila. Pero naka-sale na naman yung mga. Pero naka-sale. Super affordable kasi dito. Pag nag-sale sila, afford na afford. So, kaya masarap mamili ng mga damit ng pambata. Yung quality niya, pag kunwari nagpunta ka ng Walmart, yung quality niya pang SM. Ang SM yung quality ng damit. Kaya nakakatuwang bumili. Sarap mga kamama. Ayun mga kamama, bumili ako nito. Tatry ko nga ito. Si Legend kasi, pag hilaw na ganito, ayaw kasi pansinin. Si Chopper, sigurado kakangatayin nila. Lalo yung nasa leg niyan, mga kamama. Naku, napakasarap na kami. Mga kamama, mahal na mahal yung mga alaga. Ay, try natin pag uwi. Huwag mo na papakainin. Ito ang bibigay ko. Sana pansinin ni Legend. Si Hera, papansinin niyan, tsaka si Chopper. Si Legend yung iniisip ko kasi nga, si Legend ay laging gusto niya yung parang luto. Chicken pit lang ang kinakain niyang hilaw tsaka chicken eh. Yan, naku, lalakas ng sounds mga kamama. Nakara na copyright tayo, hindi ko napansin yung isang video natin na nagpunta tayo sa Midtown is meron akong isa doon na hindi ko napalitan yung music, patay na copyright yung ano. Itong lalakas ng sounds eh. So yun mga kamama, magbabayad na kami at try natin mamaya, tingnan natin kung papansin nila yung ano, yung bone marrow. Ayan, dito na tayo sa bahay, mga kamamaw. Try natin, ibigay natin itong ano. Tapi! Ay, sorry mga kamamaw. Kamaob! Ang cellphone ni kamamaw. Try natin ito, ibigay kay Chap-Chap. Chapi! Chopper! Sit! Sit, Chap-Chap, sit. Sit down! No, sit down, sit down. Sit down, sit down. Ayan. Papasok na sa loob. Inside. Yan. Ayan dyan ka para di kagulo. Sige, sige. Bigyan natin yung dalawa sa ano. Yung dalawa sa... Wiggle Legend. O, ayan. Wow, himala. 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 Bebehera. Ayan, tigi-tigi sa kayo. Maglibang kayo dyan. Chumig katawan na era, mga kamamaw. Tone na tone. Ang gusto-gusto nila yun, yung ano nung bulalo. Ewan ko lang itong isa. Yung isa, nakikigaya lang naman yan eh. Ah, ito sa'yo. Ayan, sa'yo. Ito sa'yo, may laman. Ayan. Ito, Chopper. Oh, no. Bubugbugin kita, tigi-tigi sa kayo. Ina, naku, inano nyo na sa sopa ko na naman inano. Ayun mga kamamo, tinatalanta ka na nila yung karne. So ayun pala mga kamamo, sa unang vlog na pagpasok natin ng video na to, merong nakalagay dyan na parang concert ni Gigi Delana at saka ni Maui Taylor. Ayan. So sa mga gustong bumili ng ticket, sabihan nyo lang ako mga kamamaw. Ayan. At yano kayo, medyo may napag-usapan kasi kami nung ano, nung parang production manager, di ko alam kung producer siya nung isa siya sa mga nag-aano dito sa Saskatoon na yan. So mabibigyan tayo ng chance mga kamama, pero syempre hindi ko muna sasabihin yon. Hintayin na lang natin yung exactly concert, exciting yung vlog na mangyayari sa atin ng time na yun mga kamama. Sobrang challenging at alam ko marami akong matututunan mga kamama. So ayan, so hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama. Kahit na.